当手啊！Magandang magandang lalaki po muli sa inyo lahat, mga kabiknok. Ito po muli yung lingkod, Biknok. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan sa ngayon. Kung inyong mapapansin sa aking harapan, ay mayroon tayong napakasarap na Biknok Lechon Manok Classic Flavor. Marami sa pa rin sa atin na nagtatanong, ano ba ang pwede kong gawin sa tira kong manok, sa tira kong lechon manok? Pwede ko pa ba itong iluto, kinaumagahan? Pwede ko ba itong initin na lang para maibinta ulit, na minsan matumal ang binta ng ating manok? So marami po talaga ang pwedeng matira sa ating lechon manok. So ngayon, itong ating recipe ngayon ay makakatulong po sa inyo at masasagot ang inyong katanungan kung ano ang pwede nyong gawin sa mga tira-tira. I mean, tira pala. Kasi pag tira-tira ilang init na yan . Ito pong recipe na to ay makakatulong para makagawa kayo ng isang putahe na pwede nyong pagkakitaan at dagdag sa inyong pagninegosyo. So ano po tong recipe na to? Ang makahula ay pag chicks, may kiss akin. Pag lalaki, nako, nog naman. Pag yun naman ako i-kiss. Okay yan? Okay. Ang ating recipe ngayon na dapat yung abangan ay ang Chicken Galantina by Biknok. So ang gagawin natin muna ngayon ay ihimayin natin tong lechon manok. Ayan. O kaya gagamit tayo ng meat grinder. Ano bang tawag yan? Meat grinder ba yan? Yung pangpino ng panggrind ng karne, o kaya pwede rin yung himayin ng pinong-pino. O kaya yun ang pambahala. So ngayon, hindi ko na po ipapakita sa inyo kung paano ko gagawin yon, kasi mapapaba pa ang ating video. So, abangan nyo po. Okay? Balik po tayo, mga kabiknok. So ngayon, ito na po yung napino natin na lechon manok. Ha? Yan o. Kumbaga, nasa isang kilo po to. So ngayon, kung ang alternative naman ito na lechon manok, pwede naman na kumbaga fresh chicken talaga. So parehas din naman po yung proseso, kayo nang bahala. Ang kunin lang po natin ngayon, kumbaga ang titimplahin natin ngayon, yun ngang kumbaga yung tira yung manok na hindi na ibinta. Para kumbaga may alternative kayo na hindi masayang yung lechon manok nyo. Kasi nga, kumbaga, minsan, nagiging matumal ang ating binta. So, ngayon, nag-iisip pa tayo kung ibibinta pa ba natin o anong gagawin natin, ipamimigay na lang ba natin. Kung kayo naman ay makatao at mayaman naman kayo, di ipamigay nyo na lang. Pero nga sa ating mga nagsisimula pa lang sa pagninegosyo, natural, kailangan natin mag-isip kung anong pwede natin na gawin dun sa natirang produkto na hindi na ibinta. Itong ating gagawing recipe ay sana makatulong sa inyo para pandagdag sa menu nyo o sa recipe nyo na makakatulong sa inyong pagninegosyo. Ang ating mga sangkap, natural, itong manok na lechon manok na ating napino na, nag-grind na po, yan. Then, sunod natin na ilalagay 1/3 cup ng pineapple juice. Yun. Kung gusto niyo makatapid ng pineapple juice, pwede kayong gumamit ng powder. Okay? 1/3 cup itong pineapple juice, ito. Alternatibo nito, pwede kayong gumamit ng pineapple juice yung ito clock na pineapple juice. Yan, timplahin niyo lang po siya. Oh, ganun din yung sukat niya. Okay? Sunod, yung liquid muna po, ilagay muna natin. 1/3 cup din na evaporated milk. Ito po. O kung meron kayong fresh milk, mas okay po yon. Pero kalimitan, ito yung pong ginagamit. Kung wala kayong fresh milk, wala kayong evaporated milk, pwede naman breast milk. Okay? Yan. Magkano lang to? Napakatipid tong timpla na to. Yan, 1/3 cup. Sunod na ingredients ay
1/4 cup brown sugar. Okay, 1/4 cup brown sugar. Ito po yung sugar, 1/4. 1/4 cup. Kikita niyo po ba ako yan? Nakaupo lang ako kasi wala tayong pornographer na magbibideo sa atin. Yan. 1/4 cup. 1 1/2 tablespoon of table salt. Okay? 1 1/2 lang po. Sa 1 kilo po to na manok. Okay? Kung sa tingin nyo malatalat, bawasan nyo lang. Gawin nyo lang na 1 tablespoon na lang po. Okay? Kasi kumbaga yung lechon manok, itimplado na rin yun. Okay? O baka umalat yung timpla ko. Bahala na kayo. Mag-twist. Okay? Okay po. Next, 1/4 cup cornstarch. Ito po, 1/4 cup cornstarch. Sunod, lagay natin. 1/4 cup cornstarch. Ito natin lagay. Okay? Then, 1/2 cup of flour. Okay po. All-purpose flour. Okay? 1/2 cup. 2 tablespoon of sesame oil or chicken oil. So, ngayon, ang available natin ngayon, chicken oil. So, ngayon, chicken oil po yung gagamitin natin. Okay? 2 tablespoon lang po nito. 1. Pero mas masarap to kasi chicken oil. 2. Okay? 1/2 cup of raisins. Ito. Siguro hindi na to 1/2 cup eh. Tingnan natin. Lalagay natin. Ito lang po ay optional, okay? Kung maglalagay kayo ng raisins kasi yung mga batak ba, 'di ba? Mahilig sa medyo matamis-tamis. So ngayon, kung type nyo maglagay ng raisins, pwede rin po yun maglagay kayo. Pero kung ayaw nyo, para kumbaga makalisin sa expenses, sa ingredients, huwag na po kayong maglagay, okay? Nasa inyo pang desisyon. Lagay na po natin yan. Sunod natin nilalagay, mga kabiknok, ay 1/2 cup grated cheese, kumbaga yung nadurog na cheese, okay? Yan. Sunod natin nilalagay ay itlog. Okay, eggs. Take note po ah. Ang ilalagay niyong itlog ay kailangan may kulay. 2 pirasong brown na itlog at 1 pirasong puting itlog. Kasi pag magkaibang kulay nito, mag-iiba yung lasa. Kaya sundin niyo itong sinasabi ko ah. Bibero lang po. Okay? Kahit ano pong itlog, brown yan o ano yan, o organic egg yan, or kumbaga yung natural na egg lang po. Pares din naman yung egg. Okay? 3 po nito. Yan. Lagay natin sa ibabaw. Yan. 1 2 3 Yan. Ang itlog na kumakalog. Haluin ng maigi. Baga, kumbaga, makumbine talaga yung ingredients niya. Walang halong kumbaga namumuo. Yan po, oh. Makikita nyo. Yan, oh. Ito yung cheese sticks na ginawa natin. Cheddar. Kahit anong brand po, bahala na kayo. Ito ang technique na ginagamit para madali ang pag-roll nyo ng galantina na ibabalot sa aluminum foil, okay? Ito nasa 1 cup po. So, nasa 200 grams lang po to, okay? So, ngayon, simulan na natin ang ating pagbabalot. So, ngayon, gagamit tayo nitong placemat. Papakita ko lang sa inyo kung paano ginawa. Ganyang kahaba. Kasing haba ng inyong dinadala. Ayan po. Ha? So, yung placemat, ay yung aluminum foil, kumbaga kasing sukat din ng placemat. Kung okay lang na lumampas, bahala na kayo. Maglalagay tayo ng cheese. Yung stick cheese. Yan po, stick cheese. Okay? Yan. 2 piraso o 3, bahala na kayo. Magawin natin 3 para mas masarap. Yan. Okay? Kaganyan ninyo. Yan. Hila nyo pa paloob. Dapat, kumbaga dito, kumapit talaga na makita nyo na muuna siya. Okay? Yan. Oh. Kapag okay na,
isara nyo dito, magkabilaan. Ayan, gaganyan ninyo po ah, isara nyo. Para hindi lumabas ang laman niya, kalamnan niya. Ayan, nakasara na. Okay, kita nyo po ba? Nakasara na po. Saka nyo iikot ulit. Okay, pwede nyo na iikot ulit. Hanggang dulo na walang hanggan. Hanggang sa dulo ng... Ayan! Ayan. Dali. Okay. Isara na natin. Ayan, parang candy lang. Bumabalot kayo ng candy. Ayan na. Siguraduhin na maigpit talaga. Maigpit, kung baka makikita nyo, na... kasing maigpit, ganyan o. Oh. Maigpit ang pagkakawa ka. Ha? Ganyan. Okay, balik po tayo mga kabiknok. Nako, ang pawis ko na. Mahirap na mag-isa talaga. So ngayon, ito na po ang ating chicken galantina na nabalot na sa foil. So ngayon, ang gagawin natin, i-steam po natin to, lulutuin natin sa steam. So ngayon, abangan nyo. Titikman natin ang masarap na galantina ni Biknok Lechon Manok. So, bawat isang piraso po nito ay 200 grams po. Okay? So, nakagawa tayo ng 5 piraso. So, kung ang bawat isa ay nasa 150, di ba? So, bawing-bawi na tayo kung bibinta natin na ganun presyo. So, ngayon, pupos ko na lang po o ilalagay sa description kung magkano po talaga ang ating kikitain sa chicken galantina na ginawa natin sa ngayon. So ngayon, hindi na masasayang ang inyong lechon manok na tira o hindi nabili. Dahil mayroon na tayong chicken galantina, lechon manok pa. O saan ka pa yan? Dito ka na kay Biknok! Ayan na po mga kabiknok, ini-steam na po natin ang chicken galantina. Ang chicken na galantika pang inyong natikman. Okay? Kahit walang wala ka na, basta ikaw ay may galantina, siguradong galantika. Kaya, tikima na! Ngayon, luto ng ating chicken. Biknok chicken galantina. Okay? Tikman nga natin kung mapapagalantin nga tayo pag natikman natin to. Okay? Tikima time. Ako. Ang sarap! Grabe! Ang sarap po. Grabe. Lasang lechon at lasang galantina siya at the same time. Mapapa-analyze ka nito. Yung lechon, kumbaga yung lechon din na ginawa natin, itimplado na. So, mas lalong sumarap siya nung ginawa natin na galantina. Ito pong recipe na ito, i-twist nyo na lang. Ako'y nagbibigay lamang sa inyo ng idea kung anong pwede yung gawin sa inyong mga leftover na lechon manok na hindi na ibinta o tira para kumbaga mapakinabangan nyo pa, kumbaga may binta nyo pa rin. Kung magtatanong kayo kung magkano yung kikitain natin, kasi nakagawa tayo ng 5 pirasong galantina. So ngayon, itingnan natin yung costing natin kung ilan ang nagastos natin dito. Sa pamamagitan nitong chicken galantina, ay pwede nyo itong magawa ang recipe na to para makagawa kayo ng panibagong menu na pwede nyo pagkakitaan pa. Maliban sa lechon manok nyo, sa liempo o kung ano paman. Okay? O sana po may kakapulutan kayo dito na idea sa ginawa natin. Okay? Dito sa chicken galantina ni Biknok, kahit hindi ka galante, pag bumili ka nito at tumikim, ay siguradong galantina ka na. Okay? Kaya, tumikim na ng galantina ni Biknok Lechon Manok. Okay, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Happy weekend sa inyo. God bless. Shout out sa lahat, sa mga subscribers ko, sa mga naniniwala po sa akin at sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out sa farmers, sa lahat ng farmers and fishermen, sa lahat ng mga mangangisda, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. May help kayo. Biknok! Love you! At dahil may tirang Del Monte, 100% pineapple, alam niyo nang gagawin, mga kabiknok, ah?
Alam niyo nang gagawin? Ang sarap!